Para sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa market equilibrium, panoorin ang video na ito. Ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang epekto ng pagbabago ng demand at supply curve na may kaugnayan sa market equilibrium. Kung ating matatandaan ay lumilipat ang demand at supply curve pakanan o pakaliwa dahil sa mga salik na nakaapekto sa demand at supply. Sa unang bahagi ng ating talakayan ay pag-aaralan natin ang paglipat ng demand curve samantalang walang anumang salik ang nakaapekto sa supply kundi presyo lamang. Sa ating halimbawa, noon, namimili si Mang Karding ng karne ng 7 kilo ng manok sa halagang 80 pesos kada kilo para sa kanilang ulam sa pang-araw-araw. Ibig sabihin, ang P ay 80 at ang Q ay 7. Ngayon, kaarawan ng kanyang anak kaya't naghanda siya ng mas maraming ulam. Bumili siya ng 9 na kilo ng manok sa parehong presyo na 80 pesos kada kilo. Ipagpalagay na ang supply ng manok sa pamilihan ay hindi nagbabago. Kaya't ang P ay 80 at ang Q ay 9. Ano ang salik na nakaapekto sa demand? Tama, ito ay ang okasyon. Ipakita natin ito sa graph. Bago sumapit ang okasyon ay mayroong ekilibryo sa pamilihan sa presyo na 80 at dami na 7 kilos. Dahil sa pagkakaroon ng okasyon, tumaas ang demand kaya't lumipat pakanan ang demand curve habang ang supply ay hindi nagbabago. Sa sitwasyong ito, nagkaroon ng shortage dahil kung mananatili ang presyo sa 80 pesos, ang supply na 7 ay mas mababa sa demand na 13, kaya't nagkaroon ng kulang na 6. Upang magkaroon ng panibagong ekilibryo o E2 sa pamilihan, kailangang itaas ang presyo sa 100 piso upang sumapat ang supply sa demand. Bunga nito, nagkaroon ng ekilibryo sa presyong 100 at daming 9 kilos. Sa ating pangalawang halimbawa, noon, madalas namimili ang mga consumer sa pamilihan ng lipa. Bumibili sila ng 12 kilo ng saging sa halagang 150 pesos kada kilo. Kaya't ang P ay 150 at ang Q ay 12. Ngayon, dahil sa pandemya, nabawasan ang mga namimili sa pamilihan. Sa halip na 12 kilo, ay bumibili na lamang sila ng 10 kilo ng saging sa parehong halaga. Kaya't ang P ay 150 pa rin at ang Q ay 10. Anong salik ang nakaapekto sa demand? Tama, ito ay ang populasyon. Pakita natin ito sa graph. Bago mabawasan ang bilang ng mga mamimili, ay mayroong ekilibryo sa pamilihan sa presyong 150 pesos at dami na 12 kilos. Dahil sa pagbawas ng bilang ng mga mamimili, bumaba ang demand kaya't lumipat pakaliwa ang demand curve habang ang supply ay hindi nagbabago. Sa sitwasyong ito, nagkaroon
ng surplus. Dahil kung mananatili ang presyo sa 150 pesos, ang supply na 12 ay mas mataas sa demand na 8 lamang, kaya't nagkaroon ng labis na 4. Upang magkaroon ng panibagong ekilibryo sa pamilihan o E2, kailangang ibaba ang presyo sa 100 piso upang hindi masayang ang supply ng saging. Bunga nito, nagkaroon ng ekilibryo sa presyong 100 pesos at daming 10 kilos. Ipakita naman natin ang epekto ng paglipat ng supply curve. Sa unang halimbawa, noon, nagbebenta si Aling Corazon ng 50 turon sa halagang 15 pesos bawat isa sa pamilihan. Kaya't ang P ay 15 at ang Q ay 50. Ngayon, binigyan ng tulong pinansyal ang maliliit na negosyante kasama si Aling Corazon, kaya't gumawa siya ng 65 na turon sa parehong halaga. Kaya't ang P ay 15 pa rin at ang Q ay 65. Ano ang salik na nakaapekto sa supply? Tama, ito ay ang subsidy. Ipakita natin ito sa graph. Bago mabigyan ng subsidy ay mayroong ekilibryo sa pamilihan sa presyo na 15 at dami na 50. Dahil sa subsidy, tumaas ang supply kaya't lumipat ang supply curve pakanan, habang ang demand ay hindi nagbabago. Sa sitwasyong ito, nagkaroon ng surplus dahil kung mananatili ang presyo sa 15 pesos, ang supply na 65 ay mas mataas sa demand na 50 lamang, kaya't nagkaroon ng labis na 15. Upang magkaroon ng panibagong ekilibryo sa pamilihan, kailangang ibaba ang presyo sa 10 pesos upang hindi masayang ang mga paninda. Bunga nito, nagkaroon ng ekilibryo sa presyong 10 pesos at daming 55 na piraso.